ka ba ng palaka? Ingat lang, dahil meron palang klase ng palaka na kapag kinain, nakalalason, nakamamatay. Ang almusal ng magkakapatid sa Zamboanga del Norte na uwi sa disgrasya nung kumain sila ng palaka na meron palang lason. Halos napalundag sa kaba ang mag-asawang Flor Deliza at Tito nung naabutan nila nitong May 9 ang 5 sa 6 nilang mga anak na sumasakit ang tiyan, nanlalata at nagsusuka sa bahay nila sa Dipolog City. Lupaypay na ang mga bata. Parang nangingitim sila, talagang hinang-hina na. Sabi po, dali natin yan sa ospital. Nakakain daw kasi ang mga ito ng nakalalason na palaka. Umalis daw ang mag-asawang Flor Deliza at Tito nung araw na yon para sa isang importanteng lakad. Kaya naiwan sa bahay ang 5 nilang mga anak. Ang pangalawang anak, ang 13 anyos na si Angelito, 12 anyos na si Tito Jr., 5 taong gulang na sina Adrian at Rhea, at ang bunsong si Ernie, 4 na taong gulang. Among iignan nga, dili sila mula kao. Doon na nila nalaman na ang kanilang mga anak namimilipit na sa sakit ng tiyan. Muna nakita na mo among mga bata, ma'am, na natumba na. Sige, nagsuka. Wala na yung mga kusog. Nalaman nila na kumain pala ang mga ito ng isang klase ng kamoting kahoy at ginataang palaka na kung tawagin, paki o cane toad sa Ingles. Hindi gaya ng palakang bukid na kulay lumot ang baki, batik-batik na kulay itim. Meron din itong nakausling 2 parang bukol sa gulugod kung saan daw naroon ang likido nitong kamandag. Sa amo lang itistingan pang kay sa ilang paminaw, lami man kanon. Pero wala sila magtuo, ma'am, nga makamatay itong bihod sa baki. Akong gigunitan, maunay siya ang ulo sa baki nga giluto sa akong anak. Maunay siya ay nabilin limpyuhan ang kaputulan niya din mo ilang giluto. Kani siya, medyo may kalainan na siya kay uga na manggod. Buhi pa siya, kani buhi man eh. Maunay ang iyang itsura. Gigutom na daw gito sila. Matong wa namin niya mahuwat. Kay og kamanting lang, dili sila mamatay, malipong ra. Tug yung baki mo, gito nakahilo nila. Si Tito, agad daw pinakain ng asukal at pinainom ng gata ng nyog ang kanyang mga anak. Baka sakaling matigil ang pagkalat ng lason. Pag kumanilag kaon, nahonong kanyuti lang suka. Masag-sag painom mo, magyapon siya matabang. Itong pagbibigay ng asukal, gatas o whatever, walang tulong yon. It might make people vomit pero hindi namin ina-advise ang paggamit nito. Huwag makatabang na mo. Kay kining mga balaya, wala yung mga tao, ma'am. Ah, din yung ma'am, okay din ma'am. Kani siguro mga 1 kilometro, na okay lang ma'am, magpatag. Kana lang diha, huwag ka kaning din eh, sa kalayo, sa kalisod po sa agyanan. Dilig man pwede na mo ma'am, biyaan tong ubang mga bata. Kay puro man yun ang tanan, puro man yun luya. Kung aga akong nang patindogon, dili na gani makalingkod ma'am. Akong bakuron, palingkuron, daritso nagkahayang. Ang nakababahala rito, umabot pa raw ng 20 oras bago sila nakatawag ng rescue. Kailain ang ginawa na mga hindi dyan sa hospital. May tumawag sa akin na may rescue kami na kailangan ng tulong. Oh, kay Galuya, uloy kayo. Pero bago pa man na isugod ang magkakapatid sa ospital, ang bunsong si Ernie nahirapan ng huminga. Ana siya sa ako nga, ma, sakit kaya kong dugan. Tung rigid siya tungod sa kasakit siyang gibati. Pag abot na mo dito sa ubos mo, lagi to siya na matay gid siya kaya di na gid niya makaya. Hingga kos dito siya na ako, as in nga naputuloy ang ginawa. Diligid lalim nga, mawadaan tag anak. Sa
samantala, sina Angelito, Tito Jr. at Rhea, maswerteng nakaabot sa ospital. Ayon sa doktor, ang mga magkakapatid na lason hindi sa kinain nilang kamoting kahoy, kundi sa bihod o itlog ng baki. Meron silang lason. Natural ito sa kanila. Ang lason na ito ay tinatawag na bufotoxins. Ang mga bufotoxins ay highly poisonous sa mga tao at sa ibang hayop rin. No? Ina-atake kasi nito yung nervous system. Ito yung delikado sa kanila. Ito yung tinatawag na parotid gland. Ito yung may lason. Pati na rin yung kanyang skin ay may lason. Kung by accident, hindi niyo alam, nakain niyo, even before they feel any symptoms, kailangan dalhin na sa health facility for the contamination and observation. If you can induce vomiting, siguro makatulong ng konti, pero itong lason ay napaka-serious at napaka-kamandag. Sila ay nakaka-develop ng arrhythmia or tinatawag natin irregularity of the heart rhythm. At because of that, the heart can stop, the heart can slow down na pwedeng sanhin ng kamatayan. Marami raw talagang palaka sa Barangay Bikayas. Gaya ng palakang bukid na madalas pangaraw ipulutan ng mga residente. Ngayon lang ako nakarinig o nakakita nga na laso ng palaka. Gayunman, ang baki na siyang nakadali sa magkakapatid, hindi raw talaga nila hinihikayat na kainin. Nitong Huwebes, ang bunsong si Ernie inilibing na. Dili na ako madawat ang iyang kamatayon. As in, nga sakit yung kaayo. Kaya ang akong giyunaw na ang akong anak o nga nung nainad to siya nga. Bibilin ra sila tinarong o ganong nakaabot sila dito. Kuwain siya muscle, pita, remembrance. Katawa kay siya, nilipay siya. Naagit siya gihatag sa ako nga handumanan. Habang ang tatlo pa sa magkakapatid, matapos ang tatlong araw na pagkakaospital, na-discharge na. Dito mo sa ospital, may pagkat o mamikita ganit paglubong, wala pamikita paghaya, matay mo naman soon. Diri ko noon nila nakuha ang maong baki, ma'am. Diri naman nakuha. Duha kabukang ilanggi, nakuha diri rapon nila giihaw. Ganaan may headcong una, kaya wala pangang misudan. Kuhaan nagtinae din, ugat. Ang bihod, wala manamo gilabay, giapil manamo. No, kay galuya ulo, ay kayo. Ang hindi kaon, then nalipong din pagumanog magpangaon. Sakit din ang muntiyan. Wala man may kabalot ang makahilo di ay to, di among gikuan luto. One out of 10 households ay food insecure. Dalawa po ang maaring sanhin niyan. Una po, ang mga pamilya siguro ay kulang ang kanilang income o kita. Wala din silang maayos na kabuhayan. Maari din po na masyadong mahal ang presyo ng mga bilihin at pagkain sa kanilang lugar. Samantala, para mapaalalahanan ang mga residente tungkol sa kung anong palaka ang ligtas kainin, ang City Environment and Natural Resources Office ng Dipolog nagsagawa ng information drive. Dili tapataka og kaon kay mag-imbis makuanan atong kagutom base madisgrasya ta. Nagbigay ng dagdag kaalaman, malaman namin na hindi talaga pwedeng kainin yung kamprag. Para makatulong kahit papaano sa kanilang mga gastusin, ang lokal na pamahalaan at ang aming programa nagpaabot ng groceries at financial assistance sa pamilya Galleposo. Wala silang trabaho. Through our peso, mabibigyan namin ng livelihood assistance. At least ma-alleviate yung kabuhayan nila. Daghan kayong salamat ninyo sa inyong pagsakripisyo aron makatabang muna mo. Ay, mausubatong kaon. Pakatitigan lang pong mabuti ang klase ng palakang ito. Wag na wag manghas na ito'y kainin. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.